So, hi guys! Welcome back! Nice meet you here and welcome back kayo to my channel. Matagal-tagal na rin tayo hindi nakapag-upload dahil nga nagka-pandemic, maraming ginagawa na nag-module and nag-sideline-sideline din. Tapos, nakipag-duty sa mga kapwa nating mga frontliners. So, yun guys, for today's video, alam po naman na maraming naalik sa plants. Meron naging plantito, plantitas, meron naging mga sellers, buyers. So, yun guys! Ako pala yung nagbibenta ng mga different kinds of plants like succulents, cactus, anthurium, peperomias, and other kind of plants. Marami rin po akong lucky bamboo and braided lucky bamboo. So, for today's video guys, tuturuan ko kayo kung paano tanggalin yung mga puti sa mga dahon ninyo, sa mga dahon-dahon ng mga halaman nyo. Yung mga parang hindi ko alam kung isa siyang fungi or some type of insect. Basta, makikita nyo lang siya sa mga dahon-dahon ng mahalaman nyo. Kaya, gaya nito guys, merong binigay sa akin. Marami na rin siya. Binigay siya ng tita ko. And, mahilig din siya sa plants. And, we are parang give and take. Ganun yung parang relationship namin sa plants. And for today's video guys, mag-unplastic tayo ng sa tingin ko, this is a type of begonia. Pero, hindi ko sure kung begonia pa talaga to. Pero next time, tuturuan ko sa inyo kung paano malaman yung mga ID ng mga plants na bibili nyo or ID means ano yung pangalan nila, yung scientific name and common name. So next video na lang to guys. So ang ituturo ko sa inyo ngayon kung paano tanggalin yung mga ganito. Wait lang, hindi. Yung mga whites. Yan. Kung paano tanggalin yung mga puti-puti na hindi ko alam kung insekto mga to or fungi or basta nakakamatay kasi sila, pwede nilang patayin yung halaman, pwedeng mabulok, or hindi na siya masyadong lumalaki. So, matagal na rin ako, last year ata din, November, last year, naalig din ako sa plants kasi, alam niyo naman, naging trend siya. Meron, sabi ko na, meron mga naging plantito, plantitas, and so yun, sumabay ako sa uso, kaya marami akong nalaman tungkol sa plants, kung paano malaman yung mga name nila, and kung bakit kailangan maraman yung mga name nila. So, didiscuss ko na lang yun sa next video natin, guys. So, ito, tuturuan ko sa inyo. Tuturuan ko kayo kung paano tanggalin yung mga white spots. First, kasi may mga GC kami, and nalaman ko lang to lately, kailangan mo daw ng sprayer and dishwashing soap. Mas maganda daw pag Joy. Eh, hindi ko alam kung anong flavor ba. Basta hindi ko alam kung anong flavor ba dapat. Basta, any kind of Joy pwede siya. Kailangan yung ilagay yung Joy sa dito sa sprayer. Tapos, spray niyo lang siya sa may white part. Para matanggal yun. And, para hindi na siya bumalik ulit. So, yun guys. Lagyan ko lang to ng tubig at lagyan ko na rin ng Joy. So, yun. Lalagyan ko na siya ng tubig. And, lalagyan ko na rin siya ng dishwashing liquid. Alam nyo guys, hindi ako masyado talaga mahilig sa plants. Pero nagka-pandemic tapos maraming nahihilig sa plants. Tapos parang sumabay ako sa also. Tapos parang na-feel ko na nung later on pagbili ko ng mga halaman, pag hingihingi. Kasi alam naman natin, marami talagang mahihinga ng halaman. Pero minsan nakaka... parang mas maganda lang pag bumili. Para walang masyadong maraming masabi yung mga tao. Lalo lang pag nagbebenta kami ng halaman. Laman naman na nagbebenta ka naman tapos hingi ka pa ng hingi. So, dapat i-balance mo rin. Pag humingi ka, parang bigyan mo sila ng parang kapalit. Ganun din. So, lagyan natin siya ng Joy. Hindi gaanong marami, dapat konti lang kasi isang patak. Sabi nga ng commercial ng Joy, isang patak sa hangat buta. So, konti lang yung nilagay ko and close natin siya and shake, shake, shake. And parang dumadating na yung mga parents ko. So, yun guys. Tapos pagkatapos natin siyang i-mix, spray na natin mismo sa dahon. So ito na po ang ating mga halaman. Hindi ko alam kung begonia talaga ang tawag dito pero para siyang begonia. And sorry sa background ko kasi nasa kitchen po ako. Hanapin lang po natin yung white part ng halaman or yung mga dahon. Tapos isprayhan lang natin siya ng dishwashing liquid. Walang lumalabas. And parang yung nung bibili ako ng mga plants, nung nag-alaga ako ng plants, parang
maganda din naman siya nakapagbibigay siya ng peace of mind. Although minsan pag na may mga nakasira ng mga halaman mo talaga magbubusit ka. Lalo ng mga alaga niyong pusa, aso, pag minsan may mga manok, papatayin nila yung halaman and magbubusit ka kasi binibili mo yung mga ano, mga ganong halaman. Tapos, sisirain ng mga alaga niyo. And yung mga minsan na ayaw ko rin is yung mga tao. Hindi ko naman kwan. Hindi ko naman pinagbabawalan na wala ka naman. Hindi ko naman sinasabi na bawal yung humingi ng mga halaman. Ah, pero, minsan naman, pag alam naman natin na kung binibili ng tao yung halaman, dapat. Dapat konti lang or bumili ka na rin ng sarili mo. Ganon. Kung bibili man kayo, meron ba akong benta? Just search Infinite Green po sa Facebook. We have different kind of plants. And sabi ko na nga, cactus, succulents, peperomias, lucky bamboo, braided lucky bamboo, anthuriums, and marami pa pong iba. Price range from 50 to 300. Ganon po yung most impression ng mga plants namin. Pero kung yung mga matataas po, meron po kaming 1,000 plus na ganon po. We ship nationwide. Diba? Through LBC and bus tracking po. So yun guys, isprayhan lang natin yung mga dahon na may white spots para hindi na sila bumalik. Kasi sabi ko na nga, itong mga kwan na to nakakamatay din to. Isa silang, hindi pa lang talagang parasite or fungi. Basta, kailangan natin silang alasin para mas maganda yung buhay ng mga halaman natin. And salamat po ulit sa aking tita na nagbigay ng halaman na to. Hindi ko alam kung ano ipapalit ko dito. Basta thank you. Pag ina-sprayhan pala natin sila guys, is parang dapat i-ganon na rin natin yung mga na-sprayhan na white para matanggal na rin sila. Para mas maganda. Tapos, I advise you na kapag in-sprayhan nyo siya ng dishwashing liquid, is isprayhan nyo rin siya ng tubig. Para hindi po ulit sa nagbigay. So, try nyo rin guys mag-alaga ng mga halaman. Kung namamahalan kayo sa mga price range ng mga 100, 50, ganun. Kasi dito sa amin, talagang may mga kaya namang i-avail yun. Pero yung mga iba, parang nasasayangan si 50 pesos. Pero kung kagaya kita na parang gusto mong mag-collecta, parang it's a hobby. Pero hindi ko naman sinasabi mo. Kung hobby mo talaga mag-collecta ng mga halaman. Kasi sa akin, nangungulekta talaga ako ng mga halaman kasi maganda sa pakiramdam. Seryoso lang, lalo na pag nakikita mong may flowers na yung mga halaman mo, marami na silang mga anak. And para sa akin, it is an investment din pala. Kasi plants pag dumami, pwede mo silang ibenta. At the same time, nagagawa mo rin yung gusto mo. Kaya, yon. And again, kung naghanap kayo ng mga affordable na halaman, meron ba akong benta, search lang po sa YouTube, Infinite. Ay, sa Facebook, Infinite Green. Ang profile picture po namin is picture po ng cactus and succulents. So, yun guys. We ship nationwide again. So, dami itong promotion. Spray-sprayhan lang natin. At ang tagal na isprayhan. Papagalit na ako dito sa mga sa mama ko kasi dito ako sa kusina nag-spray at ang dumi na ng table namin. So bibilisan ko na lang to para hindi nila ako makita. Baka mapapagalitan na naman ako. Da-na-na. Nasira pa ang sprayer to. And nasira yung sprayer ko. So yun, hindi ko na alam kung paano siya tatanggalin yung mga white spots niya dito. Yung mga kwan niya dito. Yung mga in-spray kong dishwashing liquid. Kanina pa to, ah. Excuse me lang. Kasi hindi pa ako nagsishave. And so far, parang na-sprayhan ko naman ng lahat ng dahon na may white spots. Gagawin na lang natin yun. Siwawash na lang natin siya.
Tarang nasira na talaga yung sticker na. So yun guys, hugasan ko na lang muna tong plant na to para hindi siya punong-puno ng dishwashing liquid. So yun po, hi guys, na-wash ko na yung halaman, natanggal ko na rin yung mga dishwashing liquid sa dahon-dahon nila. Tapos binuhusan ko ng tubig yung may lupa niya. So yun guys, ginamit ko yung Joy dishwashing liquid kasi nagre-research din naman ako, although hindi ko alam kung science approved siya na pangtanggal ng mga ganon na yung mga white-white ng dahon ng mga halaman. Pero nagkuan ako sa mga ka-groupmates ko sa isang FB. Sa isang FB group, FB. Nagtanong ako sa mga ka-group ko sa Facebook. Meron kasi kaming Facebook group kung saan Plantitos Plantitas yung pangalan. Kung ano dapat yung pangtanggal ng mga white spots sa mga dahon. So yung nasuggest nila is Joy dishwashing liquid kasi proven and tested naman daw nila and ilang years na rin nilang ginagamit yung napangtanggal ng mga white spots ng mga halaman and effective naman daw. So yun, trinay ko siya tapos tingnan natin kung effective siya and after a week magbibigay ako ng update. And thank you for watching again this video. I'll be posting mostly about these plants na sa next videos ko kasi parang iba yung binibigay ng plants para sa akin kasi yun nga, sinasabi ko na kapag papaganda siya ng loob, parang yung feeling mo makapagasto ka ulit, pero pag sa halaman, hindi. Kasi hindi ka nila bibiguhin. And thank you for watching this video and see you on my next video. Thank you!